Okay. Senator, kumusta po yung pag-ikot niyo dito sa Masungi? Una-una ano siya, parang eye-opener. Hindi ko ina-expect na meron palang ganito na pwede natin pasyalan na malapit lang sa Metro Manila. Senator, I understand na yung plans na BuCor to put facilities here is on hold. So what's next po after your visit here? I think yung next step is to bring more people from government to visit the place. Because I think sila General Katapang ata hindi pa nakikita itong lugar eh. So siguro baka magkakaroon tayo ulit ng isa pang ocular inspection na isasama naman natin yung mga different government agencies na magiging bahagi netong Masungi. Well, siguro isasama na natin yung taga DNR, yung LGU, at syempre yung NBP. Ma'am, nung nakita mo, nangihinayang ka ba na pwedeng masira itong mga to? Syempre, tatayuan ng building, training facility, may mga ibang nagki-claim. Kung mangyari yun, nanghihinayang ka ba doon sa lahat ng nakita mo at nadaanan mo? Ako, ang impression ko na nung una ko nakita, paano magtatayo yung bilibid dito, di ba? Yung cost lang, puros bangin. Alangan naman nila na putulin nila yung bundok para tayuan ng kulungan. So, space-wise, parang yung lupa dito sa Masungi, hindi siya ideal to construct whether it's a bilibid or anong facility, parang hindi akop dun sa terrain ng lupa. So parang mas nanghihinayang ka na makupunta siya sa ganun kung ipipilit nila tapos sayang yung terrain na very nature talaga. Yeah, so parang diba, parang mas bagay na ahensya siguro dito is either baka Department of Tourism, baka magandang pag-aralan, baka pwedeng palawakin yung scope ng National Parks and Development na hindi lamang Rizal Park yung bahagi ng mandato nila. Baka pwedeng yung mga iba pang parks outside of Metro Manila, bahagi na rin nung, kumbaga, kailangan nilang i-maintain. Ma'am, ang contention kasi ng BuCor, may dokumento sila, may titulo sila. Pwede bang through legislation mailipat ulit ito sa sinasabi nyo, national parks o kung saan mang ahensya na dapat? Siguro isa yan din sa pag-aaralan natin, whether ililipat or use of frac. Because diba, at the end of the day, ang NBP naman is still part of government. So technically, this is still government property. Pero apart from BuCor, paano gagawin doon sa mga private land developers na nagki-claim within the area? I think dun sa isang hearing, ina-action na naata ng DNR. Kasi meron talaga ng sakop dito na nabigyan nila ng free patent na hindi naman nagamit dun sa intensyon ng free patent. So yun yung pinag-aaralan nila ngayon. But sa akin, very, very important kasi itong tinitirikan natin ngayon, ito ay part ng Lot 10 na part na nung National Bilibid Property. So, 'di ba, parang at any given time, technically they can take possession of this property. So, I think there's a sense of urgency kung paano natin mare-resolve itong problema na ito. Ano ba 'yun, ma'am? Kailangan pa ng legislation or through presidential action lang? I guess 'yun yung siguro pag-aaralan ng committee kung ano yung quickest way to solve the problem. Offhand, unang-una siguro baka nga pwede use of frac agreement or hindi ko alam, baka pwede magkaroon muna ng, kasi di ba parang nabanggit nga ni General Katapang na hindi na magtatayo. Pero yun yung, I don't know if that is the position that will be taken by whoever will take his position pag kunyari tapos na yung term niya. So ang gusto natin is yung may continuity dun sa policy na yun. So I don't know kung kailangan mag-execute ng document si NBP na hindi na muna nila gagalawin talaga tong property na to, or yung magkakaroon sila ng memorandum of agreement with the Masungi Foundation na for the meantime sila muna yung caretaker of the property. So isa yun dun sa pwede nating i-explore. As far as you know, kumikita ba ang BuCor dito po sa, you know, syempre income generating din naman po yung, meron din, in a way, kahit maliit. Kumikita ba yung BuCor po dito? Or can they take, you know, portions of?
The income? The income of... Siguro kasi di pa natin, di ba din sa first hearing, we just heard the side of government. Siguro din sa next hearing natin, nagagawin na lang natin sa Senado, unless gusto nyo ulit mag-hike dito. pakikinggin naman natin siguro yung paano nag-operate itong Masungi Foundation. Kasi hindi ko rin alam kung... may revenue ba talaga sila or whatever revenue na nakukuha nila, bumabalik ulit sa Masungi for its conservation. Yung how big is the lot 10 acquired by MDP? Ilang hectares ba yun? 200? 300? 300 hectares and then 30 hectares yung mapupunta sa DNR. Kasi di ba parang tinuturo nga kanina on the other side of the road, bundok na yun eh. So di ba parang hindi rin talaga pwede gamitin ng bilibid for... Unless doon sila magte-training na nag-hiking sila or baka ganun. Pero para maging kulungan, ang swerte ng mga nakakulong, ang ganda ng view nila. As of now, yun na yung nakikita ng komite na talagang malabo gawin itong kulungan talaga. Malabo talaga. Parang hindi talaga tayo papayag na ma-convert yung property to something else. Parang this area was meant to be an ecotourism destination. So kayo diba? Mismo against the plan na... Oh, para after ko makita to, yes, I'm totally against the plan kasi, diba, parang sabi ko nga pagkatapos nung trip na ito, dadalhin ko yung mga anak ko dito para makita nila. Iko-convince ko din, lalong-lalo na yung seatmates ko na mag-hiking kami dito para makita nila na may ganitong lugar na kailangan natin protektahan, not for us, but for our kids, at dun sa magiging apo pa namin for the next generation. So, tutol kayo, ma'am. Tutol kayo, ma'am, talaga. Tutol. Lalong-lalo na ngayon na nakita ko na ganito pala yung makikita dito. Encourage yung DOT na tulungan itong Masungi para mas lalo yung makasuntulit na dito. Actually, siguro, hindi ko alam kung si Secretary Frasco nakabisita na dito. Oh. Maybe it's high time siguro cabinet level should visit the area para makita nila kung ano yung kailangan natin protektahan. Because katulad nga nung nabanggit kanina, di ba, it all started kasi nagpunta dito si President Gloria Macapagal Arroyo. Yung conservation niya started that time. So siguro if more high-ranking government officials can visit the place, baka pwede magsama-sama kami, magtulong-tulong kami, we'll find the compromise kung paano mapoprotektahan itong Masungi. Would you extend the invitation po kay President Marcos? Kasi sabi nyo nga, si President Gloria nagpunta din dito. Why not? Diba? Baka pwede through our Senate President. Baka pwede nga si Senate President, si Speaker Martin Romualdez, saka si Presidente can do an ocular inspection. Lalong-lalo na for me, di ba, parang I think yung learnings natin after COVID, yung importance ng open space for all of us to breathe fresh air, napaka-importante. So bakit yung ganitong lugar, kailangan natin sirain? Di ba, dapat kailangan protektahan natin.